Ito naman kasi si tatay, alam na may sikreto, eh. Hindi naglalagay ng password. Si nanay nagbabasa ng cellphone, ano ba naman yun? Tuloy makausap, iyak na iyak. Gusto mo ba sumama kita? Hindi na, Harold. Baka kasi may drama dun sa taas na nakakahiya sa'yo eh. Pero wait lang ha, babalikan na lang kita dito ha. Sige, sige. Nay! 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 Santay! Ate, nasa kwarto si nanay. Kanina pa siya hindi lumalabas doon. Nay! 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 Nandito na po yung ano, yung anak niyong maganda na sa'yo nagmana. Sa'yo lang ako nagmana, Nay. Nandito na ako. Hindi effective yan, ate. Pati anak, hayaan mo na muna yung nanay mo. Nay! Mahal? Hindi ko sigurado eh, pero nung nagliligpit ako dito para sa libing ni Lola, nakita ko yung diary niya dito. Tapos, may nakita akong nakasulat na Rowena. Pero hindi ko binasa, kaya hindi ko alam kung may makukuha ba ako dun. Babasahin mo yung diary ni Lola Becca? I don't think that's right, Sheila. Ay, wala akong choice eh. Baka magmulto si Lola Becca dahil binabasa natin yung diary niya. Mas lalong magmumulto yun sa padikit-dikit mong ganyan. May ingredients pa dito, adobong manok. Alis ako kanina para mamalengke nang may naisipang magpakita. Aba, ang lukalukang si Rowena. Nagkita sila? Nagkita si Lola tsaka si Tita Rowena? Ito! Kailangan ko itong mapakita kay Ate Lea. Uy, uy, uy! Mahal, mahal, mahal! Teka lang, teka lang, teka lang! Akala ko ba, outside ako lang bulang ako. Bakit parang outside na headquarters ako bigla? Niloko mo ako. Niloko niyo akong lahat. Pinagmukha niyo akong tanga. Nay, na hindi po. Alam niyo po, si tatay talaga naghihintay lang po kami ng tamang tiyempo. Tamang tiyempo? Opo. At habang nag-aantay ng tiyempo, ano, palabas-labas lang kayo, ganun? May usapan tayo sa pamilyang to. Walang sikreto. Mahal, sa akin ka na lang magalit. Inaamin ko, kasalanan ko. Huwag mo nang idama yung mga bata dito. Kung gusto mo, ako na lang ang lalayas dito. At saka pupunta? Doon sa parang na yun? Oh, hindi, hindi. Aray ko, aray ko. Tay! Apo? Tandaan mo, ha? Mahal na mahal kita. Huwag na huwag kang gagaya sa lolo mo, sa tatay mo, at sa tita mong sinungaling. Nay! Uy, mahal! Mahal! Teka lang! Mahal! Mahal! Nay! Mahal! Mahal! Ano mo umalis? Mahal! Uy, tulungan Nay! Niyo! Mahal! Mahal! Nay, sige na, parang awa mo na. Parang awa mo na. Nay, magaling po muna kayo sa amin. Huwag ha? Makinig ka! Mahal! Huwag po kami iiwan! Mahal! Nay, mag-uusap po mahal. Muna tayo. Mahal! Hindi nyo lang po mahal. Naiinig, mahal. Mahal. Mahal! Sige na! Asawa ko, tatamaan ka sa akin! Mahal! Hindi mo ako sinakay, tatamaan ka rin sa akin! Mahal! Mahal! Nay! Mahal! Sasama ako, sasama ako sa'yo, mahal! Nay! Nay! Mahal! Mahal! Huwag naman kami iiwan, mahal! Nay, saka pupunta! Hoy! Hoy, mahal! Nay! Mahal! Mahal! Nay! Nay! Tay, si nanay! Mahal!
are we gonna do, Peter? We don't even have jobs. What are we gonna make pakita to the court, eh? Alam mo, eh, meron pang kailangan bayaran na bond. Ano ba yan? Magkano ba yan? I don't know, like, a million to whatever million? Sino ba kasi nag-invent ng law na yan? I mean, tayo na nga mag-aalaga kay Bagets, and then tayo pa magbabayad? So stupid! On, you can chill now. Sagot na daw ni Francis yung bond. Huh? Yep. Plus, he can name us as one of his partners doon sa second-hand car dealership business niya. What? Seryoso ba yan? He's actually gonna do that? Yep. Malaking bayad. Pero mababayaran naman natin yon pag naging guardians na tayo ni Robin, di ba? I suppose. And we have a deal. That's my girl. Hello, Francis. I found out from my friend na dumating si Tita Rowena 3 days after Lola Becca passed away. At nakita ko sa mga messages ng mom ko na siya pala ang nagsabi sa kanya. Siya ang nagbalita kay Tita Rowena. Ah, pero hindi pa natin alam kung saan siya hahanapin. There's more. I found out from my friend at the airport na nag-book siya sa hotel airline. Nakita niya sa mga records. So malamang ko nandito si Tita Rowena, nandun pa siya sa hotel. Dun siya nagsistay. Yun nga lang, hindi accessible yung room number niya. So I'm a bit stuck. Pero ang iniisip ko, aabangan ko na lang siya sa lobby. Ba't kaya hindi natin i-try yung number niya? Tawagan natin. Alam mo, kung gumagana man yung number na yan, hindi siya nagpapahanap, so hindi niya sasagutin. Eh baka naman kasi dapat iba ang tumawag niyan. Hindi kayo. Ha? Huh? Let me try. Yung number niya. Yan. Hello? Hello po, ma'am. Ma'am, ko-confirm ko lang po kung kayo nang book ng ano, car rental? Ay, no, hindi. Ah, hindi po ba kayo? Nakasabi po kasi dito, room 310? Ah, room 408 ito. Ah, okay po. Sorry po sa abala. Thank you. Room 408. Oh my! Ang galing mo! Parang okay. Spy. Spy? Galing ah! Ang pira! Hindi ko makontak yung nanay mo. Ikaw nga tumawag, pati. Wala tayong nakapatay na rin yata yung cellphone eh. Baya. Tama na nga yan, tay ate. Iiyak-iyak kayo dyan eh. Kayo din naman may kasalanan eh. Pinatagal niyo po yung pagsabi kay nanay. Oo na, sorry na. Kasi naman nawala na nga ako ng asawa, si Robin mawawala pa sa akin. Ngayon si tatay at si nanay maghihiwalay din. Anak, huwag mo sabihin yan. Hindi kami maghihiwalay ng nanay mo. Aayusin ko to. Aayusin ko talaga to. Dok, diyan pala kayo. Ate, umayos nga kayo. Nakakaya doon sa bisita natin, oh. Hindi, okay lang. Pasensya na rin, ha. Tay, sorry, ha, pero I think it would be best if we leave her alone. Give her time to process everything. Magpapakontakt naman yun eh, kapag gusto na niya. Bigyan lang natin siya ng space para huminga. Hindi eh. Hindi pwede yun. Kailangan alam ko kung nasan si Belen. Hindi pwedeng hindi ko alam kung nasan yung asawa ko. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Tay, isa-isahin kaya natin mga kamag-anak natin. Naramdaman ko na anak eh, nung hindi sumasagot si Nolly eh. Alam mo, dapat sinunod ko yung kutob ko eh. I have never been so embarrassed in my whole life. Ito naman kasing si Nolly. Bakit hindi agad sinabi kay Belen? Ma'am, let me remind you.
It took you 34 years para sabihin sa amin. Let's not blame anyone here. Tama ka naman. Pero nakakapanghinayan lang kasi talaga, anak eh. Yeah, we should do something. You know, I went here to be with my family. That's true. Hindi para sirain sila. Yes! Ako rin. Ayoko umalis dito na magulo kayo. Pero ano naman kasi pwede natin gawin? Baka naman sabunutan ako ni Belinda. No. Like, she sees me! Oh my! Do you know what? What? Kamukha mo pala talaga si Aling Belen. Lalo na pa nagagalit. I remember when you and Dad used to fight. Lumilipad talaga siya palabas ng bahay. That's so true. I guess that I know he has a type. Ano kaya ang itsura ng nanay ni Kuya? Magkamukha kaya sila? Makulit din kaya siya? Bakit? Hindi mo ba yun naabutan? Hindi eh, kasi 7 years old pa lang si Kuya nung iniwan siya kina Lola. Parang ako, nung iniwan ako ni Mama sa kanila. Sheila, I hope you don't mind me asking, but hindi mo ba na miss yung parents mo? Oo naman. Hindi naman mawawala yun eh. Lalong-lalo na yung mga kapatid ko. May mga kapatid ka? Si Kuya Cedric, si Ate Donna, si Ate Michelle. Tapos meron pa akong mga sumunod sa akin, si Baby Bobot at saka si Baby Himos. Baby Himos? Yung talaga pangalan niya? Actually, hindi talaga yun yung pangalan niya. Cecilia. Pero ang cute-cute niya kasi, kaya tinatawag ko siyang Baby Himos. So, Himos means cute? Mm-mm. So, Himos ka pala? Hindi, oy! Guwapa ni Dong. Alam ko yun. Alam ko yung guwapa. Ano bang bisaya ng I miss you? Gimingaw ko name mo. Eh, yung I love you. Gihigugmata ka. Gihigugmapudta ka. Alam mo pala yun? Oo naman. Noong nagsibu kami for a tournament, doon ko natutunan na ang pud ay two. Oo, ang galing ko, di ba? Dali. Lian. Ma'am, mapapalinis po kayo? Ah, hindi na. Salamat, ate. Thank you po. Hindi na. Okay na. Okay na, te. Tita Rowena, I just wanna talk. Paano mo nalaman nandito ako? Kausapin niyo na po si Marlon. He deserves an explanation. Kaya, huwag na makulit, please. Alis ka na lang. Tita, alam ko na nung gusto mo rin siyang kausapin eh. Kung hindi, hindi ka babalik at babalik sa puntod. Ano yan, Tol? Magpa-file ka ulit ng guardianship? Standby lang muna. Kung sakaling ma-revoke yung kay Pati. So, magkakaroon pala kayo ng instant baby ni Leia kung sakali, Tol. Tumigil ka nga dyan. Hindi, ano pa status niyo? Friends. Friends. Friends with special feelings for each other. Anip. Bagets na bagets. Akala mo, Sheila Zeki yung peg mo, Tol. Si Pati, alam na ba yan? Napag-usapan na namin. Oh, kumusta siya? Yun. Siyempre, nasaktan. Oh. The same way na masasaktan ako pag malaman kong sila lang ni Harold. Ano kayo, Tol? Ex with special feelings for each other, gano'n? Parang gano'n nga. Pero, Tol, parang mali, no? Well, gano'n talaga, Tol. Panahon na lang makakapagsabi. Sabi nga sa FB, it's complicated. Diba? Paano makakapagsabi kung kailan ka magkakaroon ng more feelings dun sa isa para mabitawan mo na yung isa dyan, Tol?
Lea, tsaka ka muna. Salamat. Ang laki mo na. Dati, hanggang dito lang kita eh. Ganda. Takad mo. Oo nga po. I'm a big girl now. Kaya nga kitang buhatin papuntang kay Marlon. Lea, ayoko nang guluhin ang buhay ni Nonoy. Okay naman siya ngayon eh. Tsaka, may usapa kami ni Naibek. Hindi na. Hindi na ako magugulo. Pero tita, noon yun, nung bata pa si Nonoy, nung hindi niya kaya i-handle yung sitwasyon, pero ngayon, malaki na siya. Paano mo nalaman? Long story, but all I know is walang alam si Nonoy tungkol to. Kailangan mo sabihin sa kanya. Para ano ba? Mababago ba na ng kagagahan ko? Mas mapapatunayan mo yung kung nagpakita ka na nga tapos bigla kang mawawala. Sorry po. Tita. Lea, pasensya na. Nakapag-desisyon na ako. I just want you to know na pagkatapos makita kayo ni Marlon, pagkatapos niyong magpahuli sa kanya, walang balak si Marlon na habulin at hanapin ka kahit sa amang lupalop ng mundo. You will never get a chance to see your son again kung hindi ikaw ang lalapit sa kanya. Mauna na po ako. Sige po, Chang. Basta sabihan niyo po kami pagka kinausap kayo ni Nanay, ha? Oo naman, Pati. Sige na. Titingnan ko lang yung niluluto. Sige po. Salamat po. Ano? Saan tayo next? Wait lang. Pwede bang mag-recharge muna sandali? Nakakapagod tong araw na to. Sunod-sunod yung pasabog. Ayaw niyang tumigil. Saka sorry, ha? Tayong pang na-witness na kadramahan sa kalumpang family. Ganun talaga kami. Weird. Kulang na lang makita mo kami naglulupasay kanina. Ano ba? Lahat naman ng mga families may mga ganyang moments, eh, di ba? Kahit kami. Yung bata ako, yung mom ko. Layas ng layas yun. Lagi pa akong dinadamay. Pero umuwi rin naman pagkagabi kasi hindi ako tumitigil sa pag-iyak eh. Kayo ng daddy mo, close kayo. Nung bata ako, oo. Pero nung medyo nagka-edad ako, nagka-gap kami. Paano ba naman, psychologist? Si Doc Greg Miguel. Miguel. Sikat siya, di ba? Tsaka, ang balita ko, mabait daw yun. Si Dad? Mabait naman si Dad. Pero pagka araw-araw mo kasama, parang lahat kasi ng galaw mo, sinasayko-analyze niya eh. Lalo na nung nawala si Mom, tapos sumunod si Grace. Parang kahit pati yung food choices ko, may ibig sabihin. Pero naniwala ka sa kanya. Kasi noong mga unang panahon na nagkakilala tayo, wala kang tigil kakakulit sa akin na magpatingin sa psychologist dahil feeling mo kailangan ko. Hindi ko naman maitatanggi na nakatulong siya para makamove on ako kay Grace. Pwede ko bang makilala yung daddy mo? Kasi feeling ko kailangan ko talaga siyang makausap ngayon. Makakatulong siguro siya sa lahat ng pinagdadaanan ko dahil
Dahil kung ako lang, hindi ko na kaya sa dami ng nangyayari sa akin. Sige. Gusto ko rin ma-meet mo siya eh. Sila ng partner niya. Okay. So, nag-asawa na ulit yung daddy mo. Yes. Pero medyo kakaiba sila. They don't have that conventional setup. Ano naman bago doon? Lahat naman ng pamilya, di ba, kakaiba? Tignan mo kami. Kakaiba eh, ganun lang din yun. Sige. Ano? Tara. Sheila, nagsahin ka na? Marlon. Oh, Lea, dito ka pala. Andali, kukulangin to. Kukuha ko ng pagkain sa karinderya. Noy, teka lang. We have company. Sino? Talaga to si Sheila, hindi nagsasabi, oh. Sino bang bisita?